Hinilawod, ang epiko ng mga Bisaya. Ipinag-utos ni Kaptan ang hari ng mga Diyos at Diyosa na ang magandang diwatang si Alonsina ay ikasal pagsapit niya sa edad ng pagdadalaga. Maraming makikisig na Diyos sa iba't ibang bahagi ng daigdig ang naghangad sa kanyang kamay, subalit silang lahat ay nabigo dahil si Alonsina ay umibig at nagpakasal sa isang mortal na si Datu Paobari, ang pinuno ng Halawod. Dahil dito'y nagalit ang mga manliligaw ni Alonsina at nagkaisa silang gantihan ng bagong kasal. Binalak nilang sirain ang Halawod sa pamamagitan ng isang malaking baha. Mabuti na lamang at nalamin ni Suklang Malayon, kapatid ni Alonsina, ang maitim na balak ng mga nabigong manliligaw. Kaya't ang magkabiyak ay nakatakas patungo sa isang mataas na lugar, kaya't sila'y nakaligtas sa baha. Bumalik lang sila nang napawi na ang baha. Tahimik silang naninirahan sa bukana ng ilog Halawod. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagsilang ng tatlong malulusog na sanggol na lalaki si Alonsina. Labis-labis ang kaligayahan ng mag-asawa sa pagdating ng kanilang mumunting biyaya. Pinangalanan nilang Labaw Dungon, Humadapnon at Dumalapdap ang tatlong sanggol. Ipinatawag nila agad si Bungot Manwa, ang iginagalang na pari ng kanilang lahi, upang isagawa ang ritual na magdudulot ng mabuting kalusugan sa tatlo. Nagsunog si Bungot Manwa ng talbos ng halamang alanghiran na sinamahan niya ng kamangyan at saka inialay sa isang altar. Pagkatapos ay binuksan niya ang bintana at sa pagpasok ng malamig na hangin mula sa hilaga, ang tatlong sanggol ay biglang naging malakas at makikisig na binata. Ang pakikipagsapalaran ng panganay na si Labaw Dungon. Sa tatlong magkakapatid, si Labaw Dungon ang nagpakita ng interes sa magagandang babae. Nang marinig niyang may isang magandang babaeng nagngangalang Angoy Ginbitanan mula sa bayan ng Handog, ay nagpaalam agad siya sa ina upang hanapin ang dalaga. Pagkalipas ng ilang araw na paglalakbay sa mga kapatagan, kabundukan at mga lambak, ay narating din niya ang Handog. Kinausap niya ang ama ng dalaga upang hingi ng kamay ng anak. Sinabi ng ama na papayag lamang siyang makasal ang anak na si Angoy Ginbitanan kay Labaw Dungon kung mapapatay niya ang halimaw na si Manalintad. Agad pinuntahan ni Labaw Dungon ang halimaw at nakipaglaban siya rito. Napatay niya ang halimaw at ibinigay ang pinutol na buntot nito sa ama ni Angoy Ginbitanan bilang patunay ng kanyang tagumpay. Ikinatuwa ito ng ama, kaya't pumayag siyang ipakasal ang anak kay Labaw Dungon. Pagkatapos ng kasal, ay naglakbay ang dalawa pagbalik sa tahanan ni Labaw Dungon. Sa kanilang paglalakbay, ay may nasalubong silang mga binata na nag-uusap-usap tungkol sa isang napakagandang dalagang nagngangalang Abyang Durunoon na nakatira sa Tarambang Burok. Narinig niya mula sa usapan ng mga binata na sila'y pupunta sa tirahan ng dalaga upang manligaw sa kanya. Naging interesado sa narinig si Labaw Dungon, kaya naman, pagkalipas lang ng ilang linggong pagsasama ay inhabilin niya ang bagong asawa sa inang si Alonsina at siya'y naglakbay na patungo sa Tarambang Burok upang suyuin si Abyang Durunoon. Nagtagumpay si Labaw Dungon na mapaibig ang napakagandang si Abyang Durunoon, subalit hindi pa roon nagtatapos ang kanyang paghahanap ng mapapangasawa, sapagkat pagkalipas ng ilang panahon, nabalitaan na naman niyang may isa pang napakagandang babae. Sinamalitong yawa sinagmaling diwata na asawa ni Buyong Saragnayan, ang Diyos ng Kadiliman. Sinabi ni Durungon ang kanyang balak sa dalawang asawa. Ayaw man nila, wala naman silang nagawa. Sumakay si Labaw Dungon sa isang inagtao itim na bangka at naglayag sa malalawak na karagatan patungong Gadlum. Naglakbay rin siya sa malayong kaulapan at sa mga batuhan hanggang sa marating niya ang Tulog Matyan, ang tahanan ni Buyong Saragnayan. Agad siyang hinarap ni Saragnayan
at tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi niyang gusto niyang mapangasawa si Nagmalitong Yawa si Nagmaling Diwata. Pinagtawanan ng Diyos ng kadiliman si Labaw Dungon at sinabing imposible ang hinahangad nito dahil asawa na niya ang diwata. Subalit hindi basta subuko si Labaw Dungon. Hinamon siya sa isang labanan ni Saragnayan at sila'y naglaban sa loob ng maraming taon. Inilubog ni Labaw Dungon ang ulo ni Saragnayan na tubig sa loob ng 7 taon, subalit hindi niya pa rin napatay ang Diyos ng kadiliman. Binayo niya ng binayo subalit hindi rin niya ito nagapi. Sa pamamagitan ng pamlang o anting-anting ni Saragnayan ay natalo niya ang nooy nanghihina at pagod na si Labaw Dungon. Ibinilanggo niya si Labaw Dungon sa isang kulungan sa ilalim ng kanyang tahanan. Samantala, kapwa nanganak ang dalawang asawa ni Labaw Dungon. Parehong lalaki ang anak nila. Ang anak ni Anggoy Ginbitinan ay tinawag niyang Aso Mangga, samantalang ang anak ni Abyang Durunoon ay pinangalan ng Abyang Baranugon. Nakapagsalita at nakatindig agad ng mga bata. Hinanap nilang kapwa ang kanilang ama. Sa kanilang paghahanap ay nagkasalubong ang magkakapatid sa karagatan. Naglalakad sa ibabaw ng tubig si Baranugon at dulan naman ng bangka si Aso Mangga. Napag-alaman nilang kapwa nila hinahanap ang amang mahilig sa magagandang babae. Naglakbay sila patungong Tulog Matyan kung saan nila nalaman ang ginawa ni Saragnayan sa kanilang ama. Sinabihan nila itong pakawala ng kanilang ama. Pinagtawanan lamang ni Saragnayan ang sinabi ng mga anak ni Labaw Dungon kaya't hinamon siya ng mga ito sa isang labanan. Buong tapang na nakipaglaban ang magkapatid kay Saragnayan. Ngunit napakahusay ni Saragnayan kaya't hindi nila ito matalo-talo. Bumalik si Baragunon sa kanilang lolang si Abyang Alonsina upang sumangguni. Dito niya na lamang ang kapangyarihan pala ni Saragnayan ay nakatago sa isang baboy ramo. Mapapatay lamang daw si Saragnayan kapag napatay ang babong ramong kinatataguan ng kanyang hininga. Sa tulong ng taglay nilang anting-anting ay natagpuan at napatay ng magkakapatid ang baboy ramo. Sa pagkamatay ng baboy ramo ay nanghina si Saragnayan kaya't madali na siyang napatay ng palaso ni Baranugon. Gayunpamay, hindi rin nila nakita ang ama sa bilangguan nito. Maging ang mga tiyo nilang sinahumadap noon at tumalapdap ay tumulong na rin sa paghahanap kay Labaw Dungon. Pagkalipas ng mahabang panahon ng paghahanap, natagpuan din nila ang ama sa loob ng isang lambat na nasa may pangpang malapit sa bahay ng asawa ni Saragnayan. Subalit wala na ang dating kakisigan at kagitingan ni Labaw Dungon. Nawala ito dahil sa matagal na pagkakakulong ng dahil sa labis na paghahangad sa magaganda, kahit na may asawa ng babae. Naibalik ng magkapatid sa kanilang tahanan si Labaw Dungon, subalit hindi pa rin nawala ang pagnanais nitong makahanap pang muli ng magandang mapapangasawa. Ikinagalit ito ng kanyang dalawang asawa, subalit ipinaliwanag niyang pantay-pantay ang gagawin niyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Ipinagdasal ng dalawang babaeng nagmamahal sa kanya na muling lumakas si Dungon. Hindi nga nagtagal ay muling nagbalik ang kakisigan at lakas ni Labaw Dungon.